maging seryoso ngayon dahil alam nyo naman, nagka-problema yung aming network, ABS-CBN, kaya apektado talaga kami, kaming mga talent ng ABS-CBN, ng channel 2. Kaya siguro nagkaganon din si Kim Chu dahil hindi niya matanggap na ganun nga nangyari sa network namin. At maraming mga tao nga ang apektado dito. Hindi lamang dun sa loob ng aming kumpanya na Kapamilya Network. Ganun din naman dun sa amin pong mga masugid na taga-subaybay. Sa akin, hindi porket wala na ako sa ABS-CBN, wala na akong pakialam. Siyempre, nandun pa rin yung puso natin. Simula na natapos ang probinsyano, tinanggap ko na sa sarili ko na kailangan mag-move on talaga. Dahil ang batas ay batas. Kung talagang hindi ka nakapag-comply sa batas, kailangan mong tanggapin na hindi ka pwedeng lumabas. Kagaya po ng pahayag ni Deputy Speaker Rodante Marcoleta sa pagdinig po ng kaso ng prangkisa po ng ABS-CBN na sinasabi nga po nila na ito po daw pong ABS-CBN ay lumampas na po sa limit ng franchise na dapat sana po ay 50 years lamang. Subalit sinasabi nila ito po ay maabot na po ng 53 years. To be exact. 53 years to be exact. So, gusto ko pong ito muna ang pag-usapan natin ngayon sa araw na ito upang mailabas ko din naman ang aking saloobin, ang aking sama ng loob sa nangyayari dito. Dahil alam po natin na hindi lamang ang mga ordinaryong mamamayan ang nakatunghay dito. Siyempre, directly yung mga taong nagsiservisyo sa loob ng ABS-CBN, mapa-artista man o hindi, mapa-regular man, administrasyon, utilities, any sort of manpower na meron dun sa ABS-CBN ay apektado. Kaya mga ka-motivation, ito po ang ating pong pag-uusapan ngayon. At isang tabi muna natin si FLM sapagkat ito po ay nasa batas na. So, bahala nang umusad ang batas at huwag na tayong mag-away-away. Kagaya na sinabi ko dun sa last vlog natin na let's move on and then let's hope for a better day and a better future para po tayo ay makapag-move on sa ating pong mga kanya-kanyang buhay. So, shoutout muna tayo mga ka-motivation. Natin pong binabate si Sir Henry Torrio, Jilin Sanirang, Jero de la Cruz, Abraham Malaga ng Kuwait, si Leonora Sabando, Gregorio Behen, Joseph Isidro, Maria Morgan, Jimmy Constantino, si Kingina Moka, hindi ko pinagdokto nga, baka mabato ko rito, may MTR, sige pa. Dito, hindi mo kasi pinagdokto pangalan mo eh. So si Cora Aldea, si Mang Lando, si Antonio Lucion, Rene Cortez, si Mr. Patsky Vlog, si Eric Cubs, Commentary TV, ha? Please do support the channel of Sir Commentary TV, no? So parehas kami niyan, kaya na balance lang, walang kinikilingan, so please do support the Commentary TV channel. So dudo sa iyo, sir. Then kay Audrey Bell, Engora, Ann Reponte, Tess Valerio, Jojo Hashimoto, kay Tami Tan Basena, Jazz Garcia po ng Park, Pampanga, at kay Datu, at syempre si Ma'am Josie Bombeo po ng Mindanao. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, tuloy na tayo. So, ito pong kaso po ng ABS-CBN ang ating pong gusto kong pag-usapan natin. At gusto ko maging seryoso tayo pagdating sa usapin na ito. Payag po ba kayo? Depende, wag mo lang papalabas yung sikin. Kailangan seryoso tayo, ha? Walang halong eklabu, walang halong biruan. So, yun, ang gagawin natin. Kaya kahit na umiinom ako, di naman alak yan. Energy drink nga yan eh. Para naman magkaroon ako ng lakas, ng loob, nasabihin lahat ng sa loobin ko. Okay,
Ganito. Yung nagbigay pa sa atin ng ano, talaga naman, no? Commercial break. O, tuloy tayo. Ang shake to eh, banana shake eh. Binigay yun ng aking kasamahan sapagkat alam niyang masama loob ko. So, pangpababa ng tama ng energy drink. Okay, tuloy tayo. Yun na talaga mga showbiz. Mukhang kung kumi commercial talaga. Parang si Coco. Yabes talaga. Okay, ganito ang gagawin natin ngayon. Pag-uusapan natin itong ABS-CBN issue na to ng prangkisa. Okay, review lang tayo. So ang gagawin natin, babasahin ko yung katanungan at sasagutin ko para sa inyo. Dahil ito rin pong mga katanungan nito ay alam ko ay inyo din pong katanungan. Okay, so umpisahan natin. We know that English ah. Okay, tagalogin lang natin. Alam po natin lahat na may problema tayo sa prangkisa po sa ABS-CBN sapagkat ito po ay hanggang ngayon ay dinidinig pa rin at medyo tagilid talaga kasi may mga bagay, may mga technicalities pagdating sa dokumento at sa kanila pong mga investigasyon na hindi po pumabor sa ABS-CBN. Una, sabi nga ni Deputy Speaker Rodante Marcoleta sa kanya pong speech, tuloy ginamit niya pa yung statement ni Kim Chu, no? Na hindi daw nag-comply ang ABS-CBN, kaya hindi pwedeng lumabas at hindi pwedeng magpalabas. O, diba? Tamang-tama yung sinabi ko nung nakaraan yung sa explanation ni Kim Chu. So, ibig sabihin, hindi lang pala kami ni Kim Chu ang nag-aral ng batas ng classroom. Pati si Sir Rodante Marcoleta. Parang hindi ko naman siya nakita. Siguro irregular siya nun. Kaya hindi namin siya nakasama. At yun nga. Pero hindi na importante yan. So, ang ABS-CBN po ay nag-operate for more than 50 years. It's already been 53 years. To be exact. Nung si Don Eugenio Sr. Lopez, na hawak niya palang noon ang CBN or Chronicle Broadcasting Network. Hindi mo Chronicle Broadcasting Network. Tandaan mo yan, ha? O, bakit ko alam? Di pa ako pinapanganak noon. Pero alam ko, syempre, Google eh. Yan, aminin mo na, Google. Google talaga. Yan, may Google. Nagbabasa naman tayo. 1957 pa lang yan. At paglipas ng 10 taon pa, na-acquire niya ang ABS or Alto Broadcasting System. Wikipedia naman. Okay? So, dalawa yan. Kaya noong 1967, nag-merge itong dalawa kaya tinawag na ABS-CBN after 10 years. And moving forward, hanggang ngayon, so to be exact, kung pagbabatayan natin ang mga taon na lumipas nang mag-merge ang ABS at CBN, ito po ay nasa 53 years na. Ilampas na po ng 50 years. Sa mga nagtatanong, bakit lumampas ng ganun? Eh, pwede naman pala. Dapat pala, nung noon pa yan. So, alam nyo naman, hindi na natin pwede sagutin yan. So, ang makakasagot lang talaga yan, yung namamahala nung nakaraan, kung paano yung sistema nila. Diba? Kung bakit umabot pa ng ganun. O, baka kasi sinasabi nila, ngayon lang issue na to eh. Natapat pa sa pandemic, imbis na kailangan ng mga taong trabaho. Tsaka pa tayo maaalisan ng kaligayahan sa panonood sa kanila, sa serbisyo publiko. Sa entertainment, lahat yan. Sa public service. Diba? So, yun po yung pinaglalaban nila. Na ito daw po ay lumabag sa Constitution. First offense, violation of Constitution. It's more than 50 years. Enough is enough. Ang batas ay batas, hanggang doon na lang daw po. Yun ang sabi nila. Hindi po kami sabi niyan. Okay, pangalawa. Ano pa ang violation ng ABS-CBN? Labor laws daw. Sapagkat ang ABS-CBN daw po ay sabi nila, sa report nila, sila daw po ay mahigit na nasa 11,000, wherein sa findings ay sila lamang po ay nasa 2006, parang ano? Ano ba? Kalimutan ko na tuloy. Ano ba? Ininom ko kasi, ba't nakalimutan ko eh? 2,661 na mga staff na hindi nakakakuha daw ng tamang benepisyo. So, konti lang daw yung percentage ng regular sa mga hindi regular. Mas marami daw po ang mga hindi regular. Pero yan, sinagot yan ni Ogie Diaz. Diba sabi nga lang, mas maganda raw
hindi regular eh, yung talent lang eh, dahil mas nakakapag-sideline pa raw. Pero hindi naman yun yung usapin dun eh. Pinag-uusapan dito yung entitlement, yung benefits ng mga tao na qualified para maging regular, na hindi raw na ibibigay. So, hindi na po natin papasukan yan yung pinakakailaliman kung bakit hindi na ibibigay. Dahil hindi naman tayo investigador. Sinasabi lang natin, ha, isa-isa. So, alam ko po na alam nyo na din naman yan. Pero sinasabi ko lang din po kasi wala akong mapaglabasan ng sama na loob. So, sasabihin ko na sa inyo yan. So, hindi lang yan. Siguro, may mga hindi pa nakakapagbigay ng tamang siguro pasahod. Siguro dun sa mga extra hours na ginugugol nila, baka hindi nabibayaran ng tama. Keso ng ganito, ng ganon, ng ganyan. Pagdating sa, usapin po ng compensation. Ba yun, may lamok eh. Compensation. Hmm. So, at ang pangatlo pa dito, na sinasabi nilang violation ng ABS-CBN ay ang tax evasion. Sapagkat noong taong 2018, nakalipas na po ang dalawang taon, sinasabi na sila daw po ay hindi nakapagbayad ng kaukulang tax na nagkakahalaga ng 84 million pesos. Imagine ha, 84 million pesos. Nakakapagtaka naman. 84 million, kung tutusin, chicken feed yan sa ano eh, sa ABS-CBN, di ba? Pero hindi natin alam kung ano yung bagay na pinagmulan yan. So, this is according to them only, ha? Hindi po sa akin yan. So, tax, nagkaroon ng problema sa tax.